Isa pa sa mga bibigyan natin ng reaction video ngayon, mga kapatid, usapang West Philippine Sea, China, na utakan daw ng Pilipinas. 9 na military facilities itinayo sa isla ng West Philippine Sea, o itinayong isla sa West Philippine Sea, mga kapatid. No? Yan ang ating bibigyan ng reaction ngayon. Siyempre, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa. Siyempre, mga tol, walang iba. Kay RC Learns, yan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. At syempre, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe, mga kapatid. Dito sa ating channel, click mo na rin ang notification bell para mananotify ka whenever na may bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Pilipinas, inutakan at naisahan ang China. Mm-hmm. Dahil siyam na istasyon ng Philippine Marines itinayo sa mga isla sa West Philippine Sea. Ooh. Inakupahan na ng Philippine Marines ang siyam na istasyon sa karagatan ng Pilipinas, at ang pinagsamang puwersa ng Philippine Marines at Philippine Navy ay nakakalat na rin ngayon sa West Philippine Sea. Upang ipahayag sa China ang soberanya at seguridad ng ating bansa. Ito ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Subihana, na sa ngayon tayo ay nagpapakalat ng mga hukbong dagat natin sa siyam na lugar o isla ng Pilipinas. Actually, mga kapatid, dapat noon pa yan ginagawa ng ating mga kasundaluhan, no? PCG, Philippine Navy, mga kapatid. Kasi dito sa West Philippine Sea, napakaraming mga island dyan, eh. Spratly, Carborough Shoal, diba? Ang dami dyan, eh. Dapat nga may mga nakakalat talaga dyan Philippine Navy, binabantayan. Dapat nga dun sa mga islang yun, mga tol, may mga base tayo, eh, diba? Para talagang hindi basta-basta masasakop. Total, naniniwala naman din tayo at ipinaglalaban natin na etong teritoryong to ay atin. Sagad-sagarin na natin, di ba? Lubus-lubusin na natin. Talagang panindigan natin yan. Tayuan mo ng bandila, di ba? Tayuan natin ng bandila natin. Patayuan natin ng mga base dyan, di ba? Lagyan natin ng mga barko natin dyan. No, eh, kailangan natin gawin yun, eh, no? Kailangan pondohan ng gobyerno. Kung talagang seryoso ang gobyerno natin sa ating ipinaglalaban. Hindi kasi pwedeng hanggang diplomatic protest lang ang gagawin natin. Hindi pwede yung puro claim lang. You know? Panindigan din natin dapat. No? Tuloy natin. Dagdag pa niya na paiigtingin pa nila ang seguridad sa territorial ng bansa. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng paglalagay ng military facilities at CCTV na magpapakita ng mga pangyayari in real time sa West Philippine Sea. Yun. Meron silang 10 barko rin na planong i-deploy upang magpatrolya sa paligid ng mga nasabing isla sa West Philippine Sea. And speaking of barko, mga tol, yan, isa pa yan sa dapat na pinopondohan din ng gobyerno. Agree ba kayo doon o hindi? Comment kayo sa baba, mga tol. Sa tingin nyo ba? Kasi di ba meron tayong sarili pagawaan dito sa Pilipinas, no? Pero hindi tayo rito bumibili kasi ngayon mga barko natin is niloloan natin, no? May nagpapautang sa atin, inuhulugan natin, no? Hindi natin yan magawa dito sa sarili nating bansa, no? Hindi natin alam mga patakaran nila, eh. Pero ano sa tingin ninyo, mga kapatid, no? Sa tingin nyo ba ninyo na dapat palakasin pa palalo natin, dagdagan pa natin ang dagdagan yung ating mga barko, no? Comment kayo sa baba, mga kapatid. Share nyo naman sa atin ang inyong opinion. Sinabi ni Subihana na hanggang ngayon ay mayroon pa ring mga barkong Chino kasama ang mga militia vessels sa teritoryo ng Pilipinas. Yan, nakita niyo yan, no? Ayon pa ni Subihana, bagamat ito ay nabawasan na at napigilan ang paglawak pa ng mga isla na nasasakupan nila, ay marami pa rin na nananatili at hindi umaalis sa mga nasabing karagatan at isla. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa gobyerno ng Palawan tungkol sa mga pangangailangan sa budget ng konstruksyon ng magiging base militar at sapat na pondo para mapabilis ang pagbuo nito. Mm-hmm. Nagpadala rin ang Pilipinas ng ilang mga naval at air assets sa teritoryo nito para ito'y maging mas epektibo pa sa pagbabantay ng mga isla sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Naglabas kamakailan lang ang pamahalaan ng Pilipinas ng bagong strategic plan upang mapaigting pa ang pagbabantay
at bilang tugon na rin sa agresibong galaw ngayon ng China sa mga natitira pang isla. Tama. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang kanilang bagong strategic plan ay layong mapalakas ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. At napaka-epektibo din umano nito dahil hindi na makapasok pa ang Chinese Coast Guard upang sakupin pa ang ibang teritoryo natin. Mm-hmm. Kung hindi ito naagapan pa, no? Actually hindi nga natin alam kung naagapan eh. Pero kung hindi ito ginagawa ng Pilipinas ngayon, mga tol, na wala na tayo sigurong datat ng isla dyan, no? Lahat meron ng mga base, lahat may mga nakatayo na. Ang pinakamahirap nun, wala na, imposible mo nang mapaalis yan, mga tol. Diba? Hindi posible mo na mapaalis pag nakatayo na sila dyan. May mga isla na dyan, mga kapatid. Yung iba naman, man-made. Ibig sabihin, artificial lang. Diba? Hindi na rin mapaalis yun. Sabi nga ni Pidots dati, eh, digmaan ang sagot dyan. Hindi na basta-basta madadaan sa mga protesta-protesta yung mga ganun. Kaya tulad nga na sinabi natin kanina, kailangan talaga mabantayan. Kaso, kukulangan yung barko natin. Kung iba nakabantay, wala nang naglilibot. No? Kulang kasi din tayo doon. No? Abang-abang sila, kaya nila magpadala ng napakaraming barko, ititenga lang nila doon kahit walang tao, diba? At least nandoon yun. No? Na-intimidate yung mga ibang mga PCG, ibang mga barko na lalapit kasi nakikita nila may mga China vessels, may mga militia, diba? No, tuloy natin. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng kanilang relasyon sa mga kaalyadong bansa nito, mm-hmm, tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia at iba pa. Ito ay upang magkaroon sila ng mas malakas na suporta sa pagtutol sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga isla at teritoryo sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Bukod pa dito, magkakaroon rin ng mas malawak na pagpapaigting ng security measures sa nasabing lugar. Yun. Kasama ang pagtatayo ng mga bagong military facilities at pagpapalakas ng anti-aircraft at anti-ship defenses. Mm-hmm. Ito ay pagpapakita na hindi kailanman papayag ang Pilipinas na mawala ang ating teritoryo. Yun, no? At talagang hindi tayo papayag, mga kapatid, no? Sino ba sa inyo papayag? Meron ba rito na magsasabing para wala nang gulo? Ipamigay na lang natin. Meron ba? Comment nga kayo sa baba, mga kapatid, kung meron sa inyo magsasabing ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan, para wala nang gulo, hayaan na natin sa kanila yan. No, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng digmaan, ayaw natin ng kaguluhan. Pero syempre, hindi naman tayo papayag din na agawin na lang basta-basta yung ating teritoryo. Kasi kung gagawin natin yun, mga tol, ipapamigay ba sa inagaw nila? Sige, wala na kami, hindi na kami papalag sa inyo na yan. E baka sa susunod ang i-claim na nila kasi kasi malapit naman daw sa teritoryo nila, malapit naman daw. Baka sa susunod, sabihin nila, yung Pilipinas, amin yan. O, yari na tayo dyan, mga tol. No? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagpaplano din na magkaroon ng mas malawak na maritime cooperation sa mga bansang nakapaligid sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Ito ay upang mas mapagtibay ang seguridad sa lugar at magkaroon ng mas malawak na koordinasyon sa pagpigil sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga isla sa rehiyon. Ano sa palagay mo, ka-Arcy, ang ginagawang pagpapalakas at pagpapalawig pa ng presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo laban sa China? Huwag nyo kalimutan i-comment yan sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you. Ako, para sa akin, no, ang ginagawa ng Pilipinas, eh kahit papano nagpapakita tayo ng ating muscles. Muscles natin. Dahil sa hinaba-haba ng panahon, mga tol, no, lagi tayong binubulas kasi hindi nila tayo tinitignan as threat, no? Hindi nila tayo tinitignan as kalaban, no? Para sa kanila, wala yan, mga yan, ang anong yan. Malit-lit na bansang yan, kulang sila sa mga kagamitan, 'di ba? Kulang sila sa mga barko, 'di ba? Eh, kahit ngayon, kahit papaano, mga kapatid, nakakuha tayo na suporta. At saka, mga tol, kahit nung unang panahon pa lang, alam nyo naman, no, ang Pinoy, kahit na bolo lang at saka si batang gamit natin, papalag tayo, mga tol. Ilang beses na tayong sinakop, oo, nasakop tayo. Pero no, nanaig pa rin, no, nakamit pa rin natin ang ating kalayaan. Ganun ang ano, ganun ang Pinoy, di ba? Pusong Pinoy, matapang, di ba? At hindi tayo papayag na basta-basta na lang aagawin ng kahit na sino mang dayuhan ng atin, mga tol, di ba? So palagay ko yun ang ipinapakita ngayon ng ating bansa, ng Pilipinas, which is tama naman talaga kasi sa isang bansa, kailangan mo talagang protektahan
ang iyong nasasakupan, di ba? Sabi nga dun sa ating awitin, di ba, sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo, di ba? Bayang magiliw, perlas ng silanganan. So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong napanood natin? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa susunod. Siyempre huwag niyong kakalimutan na mag-iwan kayo ng inyong komento at inyong saloobin. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.